Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning, mga ka-Daylight. Ako po si Pastor Rap Dino ng JIL Payatas B. Start your day right. Simulan ito sa pananalangin, pasasalamat, pag-asa at salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing umaga, 8 a.m. sa Light TV Channel at sa ating Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessing Facebook page. Mapapakinggan din tayo sa DWCV 91.1 FM sa Palawan at DCJV 1458 Radio Calabarzon. Muli po, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Ang dalangin ko po, nasa maganda po kayong kalagayan habang pinapakinggan po natin ang programa ng ating Panginoon sa Daylight Devotion. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito, it's all about protect your morning, protect your mind. Pero bago po ang lahat, tayo pong lahat ay saglit lang na yumuko at manalangin. Panginoong Diyos na buhay, dakila, makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa panibagong umaga na pinagkaloob po ninyo sa amin. Hinihiling po namin ang inyong pagsama, bigyan po ninyo kami ng isang bukas na isipan, bukas na puso, upang malaya po namin matanggap ang inyong dakilang salita sa tulong po ng inyong banal na Espiritu. Hayaan po ninyo na ngayong umagang ito, umusbong ang panibagong pag-asa, umusbong ang mataas na uri ng pananampalataya, at ang dalangin po namin, mas lalo po namin makilala ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Gamitin niyo lamang ang inyong abang lingkod bilang daluyan ng inyong salita sa umagang ito. So, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. In Psalm 118, verse 24, ang sabi po sa NLT translation, New Living Translation, "This is the day that the Lord has made. We will be glad and rejoice in it." Wow, napakaganda ho. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo po ay magagalak at magdidiwang dahil ito nga po ang araw na gawa ng ating Panginoon. Every morning brings opportunity. Every morning is full of grace and mercy. Ang bawat araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay may daladalang biyaya. Ang araw na ito, may daladala po itong panibagong pag-asa. Nasaan man po kayo ngayon, ang panalangin at pananampalataya po natin, this morning is a precious gift from the Lord na dapat nating ingatan at dapat nating pasalamatan. Ngunit may mga pagkakataon ho na ang umaga nito ay ginagamit din ng ilan para iruin yung ating buong maghapon. Nakaranas na ho ba kayo na ang saya-saya ninyo pagising ninyo sa umaga, you are so happy, sobrang galak na galak ho kayo, pero ho sa pamamagitan lamang ng isang text na na-receive ninyo, bigla kayong nalungkot. Sa pamamagitan lamang ng isang tawag, bigla kayong nakaramdam ng takot at nabao na ninyo yon for the rest of the day. Ang Bible ho ay may ibinigay sa atin na paalala, and this also serve as a warning. In 1 Peter chapter 5 verse 8, ang sabi po rito, "Keep awake, watch at all times. The devil is working against you. He is walking around like a hungry lion, and his mouth open. He is looking for someone to eat." Maging handa kayo at magbantay. Ulitin ko.
Maging handa kayo at magbantay, ang sabi po ni Pedro. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid at naghahanap ng malalapan. Bagamat napakaganda ng plano ng Diyos sa atin, bagamat binigyan tayo ng Diyos ng napaka magandang umaga, meron pong gustong umagaw, meron pong gustong manira, at yan po ang kaaway. Marami po sa atin, minsan hindi natin nauunawaan. Marami po sa atin, hindi po natin pinapahalagahan na bantayan ang ating umaga. Kaya ho, minsan napapahintulutan natin na sa umaga pa lang, magagalit na tayo, sasama na kagad ang ating loob, maninigaw na tayo. Minsan ganun ho yung nangyayari kasi hindi ho natin nababantayan. Akala natin normal lang. Yung pala, meron hong atake at may pinaporma ng pagsira ang diablo sa ating mga buhay. Napakaganda ho na mabantayan po natin. At napakaganda ho na ngayong umaga matutunan po natin itong pag-aaral na ito. Kung paano ho ang ating physical na pangangatawan, sabi natin ang napakahalagahong oras ng pagkain, gawin ho natin yan sa umaga kasi yan ho tayo mag-exert ng lakas, no? After our breakfast, sa mga nagtatrabaho, talagang kikilos ng ating mga physical na pangangatawan. Ganun din po sa ating mga spiritual na buhay. Napaka-importante po na bantayan po natin ang ating umaga. Protect your morning. Protect your mind. Sabi ho ni Martin Luther, you cannot keep the birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair. Hindi mo mapipigilan ang mga ibon na lumipad sa iyong ulunan, pero kaya mong gawin na huwag nilang pamahayan, huwag nilang lagyan ng bahay ang iyong buhok. Ano ho ito? When we receive negative things, when we receive worries, when we receive fear, coming from other people, may po pwede kang gawin. Pwede kang umilag, pwede kang lumilid ng ganyan, pwede mong takbuhan, pwede kang manalangin. Marami kang po pwede gawin. May mga tao nga lang ho, na minsan, they absorb everything. At ang masakit na katotohanan, the moment na tinanggap na nila, yung takot na yon, yung pag-aalala na yun, maghahapon na ho nilang iisip-isipin yun. And it ruined their day. Nasayang na naman ang araw na dapat sana'y ibinigay ng Diyos sa atin upang tayo'y magalak at tayo ay magdiwang. Pinalitan ito ng takot, pinalitan ito ng pangamba. Every day, we are entering into a battlefield and that battlefield is our mind. Pwede kang manalo o pwede kang matalo sa pag-iisip pa lang. Pwede kang makarating sa success, pwede kang maging victor, but you can also be a victim. Pwede ho mangyari lahat yun. Ngayon ho, mamimili ho tayo. Ano yung mga bagay na gusto natin papasukin sa ating mga isipan para magtagumpay ang ating pong umaga. Every morning is a precious gift from God. Ingatan ang bawat umaga. Ingatan ang ating isipan. We cannot control the things that will come along our way. Way back August 2019, early morning, me and my wife is praying ng aming pong daily devotion. Babasa ho kami ng salita ng Panginoon and we have a coffee. Kakape ho kami mag-asawa and suddenly may kumakatok ho dun sa gate namin. Kailangan kong tumayo dahil lumalakas na yung katok. Pastor. Sabi ko, parang familiar yung boses. Pastor. Nakita ko yung isang kapatiran na yun. Sabi ko, good morning kuya. Ano po mapapaglingkod natin na mahangos susa? Sabi niya, pastor, yung dipo ninyo na wala ng pain. Okay. May mga nasagasaan yung mga sasakyan. Meron pong mga tao. Ang alam ko po, apat na tao yung nabanggap.
hindi ako makapagsalita. Until sa time na sinabi niya, parang mayroon pong isang patay na. Bigat. Pakabigat po nun, palita na yun. Sabi ko sa kanya, kuya, saglit lang. Pinuntaan ko yung aking may bahay nang sabi ko sa kanya, mami, can we just pray? Nantanda ko po yun naman ang prayer namin, Panginoon, hindi po namin alam kung ano po yung nangyayari ngayong umaga nito. But Lord, nagkakatiwala po namin ito sa iyo. Habang pinupuntahan ko po yung lugar kung saan na-aksidente po yung aking sasakyan along the way, naririnig ako, sabi ng isa, yun yung operator na kinang babayaran niya. Yun po kagad yung naririnig ko. Hindi ko sila pinapansin. Pagpunta ko doon, sabi ko doon sa kakilala ko, kuya, pakiayos yung jeep ako. Kausapin yung mga dapat kausapin. Pupuntahan ko muna yung mga nasa ospital. And pagdating doon sa ospital, nandun na yung mga kamag-anakan ng mga na-aksidente. Ang dami-dami yung nila ron. Habang nandun ako sa lobby, sabi ko, Panginoon, tulungan po ninyo ako. Ang alam ko lang, ngayon hong umaga, nanalangin kami mag-asawa. And we don't expect these things to happen. Pero nandyan po yan. Ang inihiling ko na lang po sa inyo, tulungan, samahan, at ilabas po ninyo sa ganitong sitwasyon. Sa biyaya po ng Panginoon, maghapon po na yon, yung aming jeep na ilabas mula sa pagkaka-impound, yung tatlong pasyente na ilabas po sa ospital, naiwan yung isa, magamat nag-undergo ng operation, pero ang magandang balita, yung sinasabi nilang akala nila ay patay na, salamat sa Panginoon, nagkaroon lang ng fractured pero kailangan bakalan ho. And that man stayed for 6 months, I think, 6 months sa hospital, and 6 months din ho namin sinusuportahan niya. That was 2019. And I thank the Lord for that testing na inilaw niya. Kasi that year, 2019, it's a testing. But right now, 2021 na, it's a testimony from the Lord. The enemy intended to harm us, but the Lord, that was intended for our good. Alam nyo, yung isang, yung huling-huling pasyente na nailabas sa ospital, sa kabutihan po ng Panginoon, nasama rin natin yung anak niya sa panumbahan, sa gawain ng ating Panginoon. Yung mga tao na aksidente, still ho, na minister din ho natin while they are in the hospital. Bagamat minsan masakit yung pangyayari na yon, pero when you trust everything to the Lord, ay gagawin at gagawin siyang kaparaanan. And nagdaan ho yung ganung bagay eh. Isang umaga na you are expecting something good, something great. Hindi naman ho namin kayang maunawaan yung plano ng Panginoon dahil hindi naman ho ako yung may dala-dala ng sasakyan. May driver ho kami na nangyari yung aksidente. Kaya sabi ko, Lord, ipinagkakatiwala ko sa inyo. The best thing that I can do is to pray, at sa biyaya po ng Panginoon, ginawa niya ng solusyon, ginawa niya ng paraan, inayos po niya lahat ng problema on that day. Ganun po kabuti ang Panginoon. Still, God is good. Napakabuti po ng Diyos na pinagmumukulan natin. If we will learn to trust in Him. Pinakinggan ko yung mga tao na nasa paligid. Baka sobrang tindi ng kalungkutan na po pwede kong maramdaman. So long the way, habang nasa hospital ako, inuulit-ulit ko lang po that I can do all things through Christ who strengthened me. I can do all things through Christ who strengthened me. At alam ko, walang pagsubok na pinapahintulutan ng Diyos sa akin na hindi natin kaya. And katulad po ng pangyayari na yon, mabigat na umaga, pero pinagtagumpay ng ating Panginoon. Baka meron po sa inyo ngayong umaga ito, nagdadaan din ho sa isang sitwasyon na parang
mahirap at nabigla ako kayo. Pero gusto ko nang sabihin sa inyo, meron hong kaparaanan ang ating Panginoon. He is a great problem solver. Meron pong solusyon. Meron pong kayang gawin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Dalawang mabibilis lang ho na bagay, how to protect our mind. Una po ay, let us all feed our mind with truths. Punuin po natin ang ating mga isipan ng mga bagay na totoo. Ang sabi ho ng John chapter 8 verse 32, you will know the truth and the truth will set you free. Kung malalaman mo ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. The most important truth na dapat alam natin is that the enemy is defeated. 2,000 years ago, yung diablo na nag-i-inject sa iyo ng mga negatibong bagay ngayon, talo na na yan, 2,000 taon na ang nakakaraan. Kaya, ngayong umaga, may karapatang kang angkinin, that is, that this day is a brand new day, that this day is a day full of love, that this day is a day full of hope, that the grace of God is available. Huwag nating pakinggan yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Kung hindi naman totoo yung mga bagay na yun, huwag ka masyadong impabe. Nakaranong may nag-share sa akin na isang kapatiran. Alam nyo, nasunugan na nga siya. Kasi may nanunog yung kanyang bahay. And they are filing a case na nadama yung dalawang kabahayan na katabi ho niya. And instead na tulungan siya ng mga tao, parang sinisisi pa siya. Parang sinisisi pa siya. Kanya, no? Pastor, anong gagawin ko? Kasi imbis na simpatya sila sa akin, maawa naman sila dahil na natupok din yung aking paupahan. Ganun pa yung maririnig ko sa kanila na dahil sa akin nasunog yung bahay ng ibang tao. And sabi pa sa kanya, ingat ka. Sabi niya, baka yung nanunog niya bumalik sa iyo at may gawin pang iba sa iyo. So may mga ganung bagay, sobrang negatibo na. Ang sagot ko sa kanya, ate, ganun siya lang kasimple. Yung mga tao talaga na during the toughest hour of our life, hindi mo makukuha ang sympathy nila. But the most important thing, alam mo sa sarili mo na tama ang ginagawa mo. Alam mo sa sarili mo na wala kang tinapakan. Alam mo sa sarili mo na nasa katwiran ka. I am telling you, sasamahan ka ng Panginoon. Do not allow their negativities to ruin your life. Cheer up! Dalhin mo yung laban mo sa pananalangin. Pumunta ka sa Panginoon. Hilingin mo sa Panginoon. And isang bagay na sigurado, ilalabas at ilalabas ka ng Diyos din sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Sakit po yun eh. You lost your house. At the same time, may mga tao pa sa paligid mo na kung ano-ano yung sinasabi ko sa iyo. Napakahirap po nun. Pero gusto kong sabihin sa inyo, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Kaya kayong pagtagumpayin at ilabas dyan ng Diyos sa sitwasyon na yun, kahit gaano po kahirap yan. Feed your mind with truths. Ang katotohanan ho, itong diablo na to na gumagamit din ng mga tao sa paligid natin to destroy us ay talo na na 2,000 taon na ang nakakalipas. Pangalawang bagay, free your mind from destructive thoughts. What are the destructive thoughts? When we think too much, when we worry too much, when we fear too much, when we allow others' opinion to take over our life, that are the destructive thoughts. That's why we have an answered prayer. That's why your joy has been taken away. That's why your success is being hindered because of this destructive mindset. Huwag ninyong pahintulutan na ang inyong isipan ay gawing basurahan ng ibang tao. Huwag natin pahintulutan na pasukin natin ang papasukin yung mga sinasabi nila against us. Ang alam lang natin, ang Diyos may magandang plano sa atin. At ang Diyos ay
mahal na mahal tayo. May pagkukulang, we are not perfect, may mga pagkukulang tayo, may mga kahinaan tayo, but we have God who can feel those things. Huwag din natin laging sisihin yung ating mga sarili. Huwag din natin pakinggan yung lahat ng sinasabi ng ibang tao. Iilan lang talaga dyan yung mga makakatulong sa atin. Some of them, wala naman talaga silang totoong pakialam sa atin eh. Minsan, naalala ko yung kwento ng isang kapatiran. Tayo ho kasi minsan, ang hilig natin na pag may sinabi sa atin, sinekreto na nga, gusto pa nating malaman. Sige na, sabihin mo na kung anong sinabi niya sa iyo patungkol sa akin. Sabi niya, huwag na, baka masaktan ka pa eh. Sige na, kaya ko yan. Sabi niya, sama daw ng ugali mo. Nasaktan mo siya. Nasaktan mo siya. Sabi niya, dapat hindi mo lang sa akin sinabi. Ngayon, iisip-isipin ko pa rin. Aalalahanin ko pa. Pabalik-balikan ko pa sa isip ko. Sabi ko sa iyo, huwag ko na sasabihin sa iyo. Alam niyo, sa buhay, hindi naman lahat ng bagay dapat hindi na natin. Minsan mo kasi, dadagdag lang yan sa isipin mo. It will turn out to be destructive in your mind. May mga bagay kayo na kailangan palagpasin na. Sa buhay yun, para hindi maapektuhan yung iyong isipan, yung problema niya, yung problema niya, yung problema niya, huwag mo lahat kunin. Sapat na yung problema mo. Solusyonan na yan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hiling mo yun sa Panginoon, tulungan ka ng Panginoon. Huwag mo akuin lahat ng bagay. Sa buhay, learn to say no. Learn to say no. Hindi lahat ng pagkakataon kailangan mong ma-involve. May mga pagkakataon na kailangan mong piliin maging mapayapa. Free your mind from destructive thoughts. Ulitin ko po, how to protect our mind, una ho, feed our mind with truths, and second thing is free your mind from destructive thoughts. Sa pagtatapos po natin, do not waste your morning. Huwag mong sayangin ang napakagandang umaga na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Protect your mind. Ang sikreto, pag mayroong battle, pag mayroong kumakatok ng negatibong bagay, pag mayroong hinahanda ang kaaway to destroy you, punta lang agad sa ating Panginoong Jesus. Lapit, luhod, iyak sa ating Panginoon. At alam mo, nasasamahan ka, at alam mo, napakikinigan ka ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon hong umaga, sino man sa ating kalagitnaan ang maaaring may mga pinagdadaanan ngayon, and there is a battle that is running in your mind, gusto ko pong sabihin po sa inyo, ipagkatiwalayan natin sa ating Panginoon. Do not allow other people to put garbage and trash in our mind. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa katuruan pong ito na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Hayaan po ninyo na anuman ang aming mga pinagdadaanan sa umagang ito, whatever battles that is happening right now in our mind, kayo po Panginoon yung magbigay ng solusyon. Naisip po namin na meron po kaming Diyos na po pwedeng paglagakan ito. Meron pong Diyos na makapangyarihan, na kayang magtagumpay against this battle in our mind. Kung ito man po ay pag-aalala, kung ito man po ay tapo, kung ito man po ay salita na nanggaling sa ibang tao, Lord, we pray na ito po ay isa ninyong ayusin. Allow us to trust you this morning. Tulungan po ninyo kami magtiwala. Tulungan po ninyo kami kumapit sa inyong salita. Tayaan po ninyo na ang bawat isa po sa amin ay makalaya for whatever battle that we have in our mind today. Maraming salamat po, O Diyos. Muli,
Pagpalain po ninyo ang aking mga kapatid. Punuin po ninyo ang kanila pong palabigasan. Ang kanila pong palatibigan ay hindi po matutuyuan. Dagdagan po ninyo sila ng napakaraming oportunidad, Panginoon, at pahintulutan po ninyo na ang mga mabubuting bagay ay patuloy pong mangyari sa kanila. Patuloy po namin dinideklara ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang abag-at-awa ng Diyos Anak, at ang matamis sa pakikipisa ng Santong Espiritu ay patuloy po namin maranasan ngayon, bukas, at magpakailanman. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Muli po, ito po si Pastor Rob Dino ng JIL Payatas B. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you. Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion.